guys, at welcome back! Nandito na tayo sa Blocks Fruits Noob to Pro Series natin, Episode 6. So sa last episode, ginawa na natin yung puzzle ni Shanks. Okay, hindi tayo nagpa-level up doon, talagang yun lang. Kasi sobrang nahirapan ako sa una at buti ginaid ako ng mga viewers natin. Ayan, nag-hello na sila. Nag-hello na sila sa inyo, sa mga nanonood dyan sa YouTube. So kung gusto nyo manood ng mga live tulad ito, make sure to go to my Facebook page. Search nyo lang Creepy at doon ako nagla-live everyday except sa Saturday. 2 hours ako, 10 a.m. hanggang 12. Okay, so sa ngayon, gagawin natin, magpapa-level up tayo hanggang 700. Tapos, guys, pupunta na tayo sa second sea. Punta na yung patumpik-tumpik na, mag-subscribe na rin kayo, hit that like button, at magsimula na tayo for episode 6. Let's go! Okay, guys, so dito na tayo sa Galley Pirate. Since alam nyo naman na nagpalit ako ng fruit, isa to sa pinakamaganda. Alam nyo bakit? Ganyan lang gagawin ko. Isa tong bug, no, na nahanap. Hindi ko alam kung siya talaga, si Gamer Nom. Okay, gusto ko lang bigyan, kasi sa kanya ko nakita to eh. Okay, siya yung parang nagpasikat yata nito na, eto yung village yan, di ba? Hindi ka nila kaya tamaan. Okay, nagbabug for some reason. Pero pag dito, kaya ka nilang i-hit. Pero pag nandito ka, kaya shoutout dyan kay Gamer Nom. Okay, thanks so much for finding this parang cheese strat para tulungan kaming mga nagpapalevel up na medyo hirap, no? Wala talaga, no damage at all. Pero ikaw pwede kang mag-damage sa kanila. Okay, ayun yung maganda dun. Kaya sinabi ko rin, no, na maganda tong light fruit. Dahil meron ka ng M1, ang kailangan mo lang pataasin na stats dito para lumakas is ang blocks fruit. Hindi sword, guys. Okay, wag nyo kakalimutan yan. Hindi porket mukhang sword to, sword stats ang gagawin nyo. Blocks fruit pa rin yan. Okay, ganun yon para lumakas yung M1 nyo. Kasi baka mamaya magtataka kayo, bakit ang hina ng M1 ko? Eh, naka-sword stat ako. Hindi yan, guys. Blocks fruit. Oy! Nakatakas! Minakatakas sa cheese na tumalon. Inatake ako bigla. Oh my god. Ayun, so sa M1 lang yun, guys. Ngayon, kailangan natin magpa-level up at kailangan ko na naman gumamit ng EXP code. Ipapa 700 ko to. Okay, guys. So, umabot na tayo ng 675 at this level, no? Makakalaban na natin si Cyborg Frankie. Susubukan ko to kalabanin ng 1-on-1. Okay, bubugbugin natin to si Fartman. Pero kailangan ko yatang i-cheese strat to. Medyo masakit kasi to si Frankie. Okay, isa to sa mga pinakamasakit na boss dito sa first season. So, kakalabanin ko to 1-on-1. Ayan, di ako tutulungan yung kaibigan ko. Diyan lang yan. Nonood lang yan. Ako bahala dito, boys. Kaya ko to. Guys, if you believe in me, type W's in the chat right now. Ayan na. Ayan na. Pre, meron akong haki. Uy, yung sakit. 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 Zero deaths, pre. Zero deaths. Okay. Bawal ako mamatay kay Frankie, pre. Alis ka dyan, Miko, para 1-on-1 lang to. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Okay, pre. 1-on-1 with the great one. Ito na, pre. Wait lang. Wait lang. Oy. Reflection kick, boys. Skybeam broads. Oh, sakit. Kailangan hindi ako mamatay. Para tong ano, boss sa God of War. Oh, my God. Okay, meron ulit ako nito. Oh, shit. Ang sakit. Okay. Bang. Reflection ray. Okay, guys. Half health na siya. Half health. Kaso yung energy ko mawala na. Kailangan ko matimingan ako. Hindi ko natimingan. Okay, gamitin natin muna to. Naku, mamatay ako. Hindi, kaya ko to, guys. Maniwala lang kayo. Believe in me. Believe in me. Believe in me. Kailangan ko lang makaipon ng energy. Wait, may cheese strat yata. Wow. Ba't may rocket? Hindi ko alam to, ah. Wow. Kailangan mapatay ko to si Frankie nang hindi ako mamatay. Okay. Cheese strat, boys. Cheese strat. Let's go. Come on. Half na siya. Come here. Ako kalaban mo. Halika dito. Gamitin natin tong bato. Pag minahanap ka talagang cheese strat, guys, gagamitin mo talaga yan. Oh, sakit. Sakit. Wait lang. Sakit ni Frankie. Okay, guys. Kaya ko na ba ito bugbugin? Hindi, parang mamatay pa rin ako. Wait lang. Ito. Ayan. Kaya ko na to. Bang. Oh, wait. Masakit pa rin. Masakit pa rin siya. It hurts. Search. Okay. Malapit na siya mamatay, boys. Here we go. Oh, my God. Ang sakit. Ito na. Let's go. Wait, cool shades. Nakakuha items. Isa to sa pinakamahirap kunin. Yo, wait, what's better? Cool shades or yung coat? Wait. Wag harang. Ooh, wait, cool shades. Mas maraming energy yung cool shades. Ilang binibigay? 100. Itong pink coat. Energy or... Hindi, feeling ko mas kailangan ko energy ngayon, hindi health. Kasi hindi naman ako masyado namamatay na. So, ito na muna gagamitin natin, guys. Ito muna. Let's go! Okay, konti na lang, guys. Mag-700 na tayo at gagawin na natin yung puzzle. Ito na, 700. One. Bang! Let's go! Congratulations for reaching level 700. Ready to go to the next world. Talk to the detective at prison. Let's go, boys! Alright, tulungan nyo na ako ngayon paano gawin to. Alright. Kaya maraming salamat din kina Miko tsaka Xoy for helping me level up at reach 700. Let's go! Okay, andito na ulit. Nagbabalik ang chat para tulungan tayo. Sabi sa akin ng chat ay pumunta daw ako ng prison. Saan banda yung prison? Ito ba yun? Ay, katabi lang pala. So, dito. Okay, ayan o. Tinatype na nila. Prison daw. Punta ka doon. Pupunta raw ako ng prison. Okay. Anong gagawin ko dito? Alam ko ito yung may kakausapin akong guard. Tapos, okay. Ito yun, di ba? Military detective. Don Juan has escaped. We need help tracking him down before he takes over the world. Wait, my latest intel says he's hiding out with the Ice Admiral to Frozen Village. Take this key and track him down. Oh, ayun na yun? Wait, yun lang yun? So, ang Ice Admiral nasa Frozen Village. What?
magkasama sila? Ni Awo Kiji? No way, bro. Okay, so nandito, kakalabanin natin yung Ice Admiral. Eto na ba yun? Ganun lang ba yun? Alam ko dito yun, di ba? Eto na ang second sea puzzle. Para makapunta tayo ng second sea, boys. Eto na yun, di ba? Yo! Eto na! Hello, Awo Kiji. What's up? Hey, ayan na. I think kaya ko naman to talunin mag-isa. Oo, napakadali na nito. Ay, hindi, level 700 pala to. Wala pala akong kabuhay-buhay. Teka lang. Medyo, baka medyo delikado ako dito. Ah, wait lang. Kailangan ni Cheestrat pa rin natin. Oh, ayan na sinasabi ko. Teka, meron akong dodges. Okay, wala na akong dodge. Pwede na natin uli gamitin. Oh, ilag. Kaya ko yung Cheestrat to pag andito. Makakakit siya. Ayan. Hindi. Ay, makakakit siya. Makakakit pa rin siya. Okay, hindi ako takot sa'yo. Come here. Oh, tumba ka lang dyan, pre. Wombo combo. Ay, putik. Joke lang. Wait. Medyo kinakaya ko naman, ha. One tap. Well, I lost. It happens to the best of us. I'm assuming you were sent here because of my little encounter with Swan, right? Exactly. I cannot say that this is the correct way. Justice changes based on your perspective. I'll be able to believe me when I tell you that I did not break out Swan. On the contrary, I was trying to stop him. Oh? You see, it seems like my old friend, the Magma Admiral, made a deal with the Dragon Emperor to stage Swan's escape when in reality, he was just allowed to walk free. The Dragon Emperor has a business making artificial blocks with Snown, and Swan happened to be in charge of the operation. He threatened my friend with war if he didn't free Swan, and return him to his home in the Kingdom of Rose. The Magma Admiral decided that it was not worth the casualty. He agreed to free Swan. Oh! When I found out about this, I tried to stop Swan from going to the Second Sea, but as it so happens, his block route allows him to travel at high speeds through the air using string. If you wanna help bring justice and take down Swan, you're gonna have to go into Second Sea and find him. He will most likely be hiding as he knows that the Revolutionary Army is trying to find him. They want to make him pay for his tyranny now that the Marines failed to keep him restrained. Talk to the detective again. And I think ayun na yung pinakahuli para makapunta tayo ng Second Sea. I think wala na akong kailangan gawin. Asan ba yun? Wait, nasan uli? Okay, prison. Ayun na yata. Wait, ganun lang ba kabilis yun? What? Balik ka sa prison, kuya. Yun na yun. Tapos na. That's it. Second scene na tayo. Wait. No way, bro. Wait, second scene na tayo? Seryoso? No way. Military detective. Oh, interesting. He thinks Swan is in the second scene. I have a captain who can take you there. He will meet you at the middle town. Good luck! Let's go! Wait, middle town. Saan yun? Banda? Nope. This one. Ito yung middle town, diba? Dito banda? There. What? Middle town na tayo! Yo, wait. Wala na akong kailangan gawin? Oh, please tell me. Wala na akong kailangan gawin. Please. Wait, where is it? Subukan na nating makipag-trade, boys. It's time to trade. Makikipag-trade na tayo. Let's go. Scam. Joke lang. Di ako manging scam. Eto na, experience captain. Let's go. I can take you to the second sea. Would you like to go? Yes. Teleporting. Let's go! Second scene na! Oh my god! Ang bilis! Oh, this is the episode 6 of Bloxroots and finally, I am here, boys! I am here! Nandito na tayo! Pog champ! Let's go! Thanks so much guys sa lahat ng mga tumulong sa akin. Naka-refreshing na nandito na tayo. Woo! Ang saya naman, pre. Ngayon, dahil nandito na tayo, baka mas maganda yung spin natin. Pumunta na tayo ngayon sa cafe. Okay, punta na tayo sa cafe. Sa susunod na ulit tayo magpa-level. Baka swertihin tayo sa spin. Okay. Ayun o, nakikita ko na yung factory. Ito na yung cafe ulit. Oh, ang sarap! Ang sarap sa feeling! Dahil masaya ako sa feeling, no? Baka ibibigay na sa atin ang Budafruit. Budafruit! Ito na! Kaya ko mag-spin! Let's go! Indra, Budafruit! Please! Guys, at welcome nga pala dito sa bagong laro natin, yung Pet Simulator X, no? Episode 1. Maraming salamat sa mga manood ng Bloxroot ko, but I'm quitting. De joke lang. I'll see you guys in the next video. Review, bye-bye!